Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang sectoral meeting sa Malacañang ngayong araw. Tinalakay sa pulong ang update kaugnay sa ipinatutupad na rice ceiling ng pamahalaan. Si Kenneth Paciente sa sentro ng balita. Tinalakay sa sectoral meeting sa Malacañang sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong araw ang ipinatutupad na price cap ng pamahalaan para sa regular at well-milled rice. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, pinapaspasan na ng ahensya ang pamamahagi ng livelihood grant para sa mga apektadong rice retailer. Ayon sa Kalihim, target ng DSWD na matapos ang pamamahagi nito hanggang sa September 14 bago maipatupad ng COMELEC ang election ban para sa barangay at SK election sa Oktubre. Following the law, we have to stop by the 15th. So by September 14, ang goal natin is matapos natin at least all highly urbanized cities and regions. But we did file for our exemption and we are hopeful na makuha namin yun. The President instructed us to finish this at as the soonest possible time. He likes the idea of finishing it by the 14th. Maayos naman daw ang itinatakbo ng pamamahagi ng livelihood grant. Katunayan, nasa halos 500 rice retailer na ang nakatanggap ng cash aid mula nang simulan ito, kung saan umabot na sa 7.5 million pesos ang nailabas ng DSWD mula sa kanilang Sustainable Livelihood Program. Ayon sa ahensya, tinatayang aabot sa halos 6,000 rice retailers ang mabibigyan ng livelihood grant. Pero kayanin kaya ito ng pondo? Giit ng DSWD. Initially, this year, ang appropriation ng programa na to ay 6 billion pesos, of which around 5.4 to 5.3 ang natitira pa na unobligated sa kanyang pondo. That means, kayang-kaya ma-absorb yung programa na to ng without new appropriation. Although, nagpapasalamat rin kami sa ating house, pamumuno ni Speaker Romualdez, na nung nilunsad itong SLP program para sa ating mga micro-rice retailers, nagpahayag sila na maghahanap pa sila ng karagdagang pondo, almost 2 billion pesos, kung sakaling kukulangin ang DSWDs. Tinatrabaho na rin ang DSWD at mga LGU na mapasama ang mga maliliit na retailer ng bigas na wala sa mga palengke at mabigyan din ng livelihood grant sa phase 2 ng programa. Giit pa ng DSWD, 15,000 ang patas na presyong maibibigay sa mga retailer dahil batay sa pag-compute ng DTI, ito ang halaga na maaaring mawala sa isang ordinaryong retailer ng bigas. Paano naman kaya matitiyak na tuloy sa pagbebenta ng regular at well-milled na bigas ang mga makatatanggap ng livelihood grant? But two, I leave that to DILGDA and DTI, who will also be doing the constant monitoring. From my understanding naman, they're very persistent in monitoring even before, during, and I would assume after the price cap. Kasabay naman ng pamamahagi ng DSWD ng livelihood grant sa mga apektadong retailer ay ang kanilang pagkumbinsi at panghihikayat sa mga ito na sumunod sa ipinatutupad na price ceiling. Kenneth Paciente, para sa Bayan.